Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po si Maria Rowena Rona. Ang asawa ko ay si Melvin Rona. Kapatid po siya nung isa sa mga advocates ng Our Lady Mary. Yung naging experience po namin at kung paano kami naging sobrang okay. July 1st, 2010 was one of the most trying times of our life. Ito ang araw ng aming anak na si Matthew Rafael Rona ay sinumpong ng sakit sa dibdib at isinugod sa Antipolo Doctor's Hospital. Right there and then po, upon the advice ng doctor na si Dr. Rowena Manalo Mendoza, hindi na po siya hinayaang umuwi. At agad ay pinayuhan kaming i-confine na siya sa hospital. Sa edad na 4 na taon, he had 12 x-rays in 1 month. Medyo odd po dahil po ang alam po natin, ang x-ray ay halos isang beses lang sa 6 na buwan. Meron pong nakitang bukol sa left part ng kanyang dibdib na hindi malaman ng dahilan o pinagmulan. 15 days po siya sa hospital at pagkalabas po namin, he had been to 4 different hospitals and consulted several doctors and specialists. At lahat sila hindi makapagbigay ng clear diagnosis kung ano po ang nangyayari kay Matthew. Matthew was subjected to undergo CT scan para po mas clear na makita ang location at laki ng bukol. At doon nakita right lung at nasakop na din yung kanyang part ng heart. Ito po yung picture during the time na sini-CT scan siya. Medyo malabo po. Bali, 3 pictures po yan nung time na sini-CT scan siya. We had to have a very tough decision to make kasi po meron pong contrast na kailangang isaksak sa kanya na possible. Para before isinaksak yun, we had to be consulted kasi po medyo delikado, lalo na at his age, 4 years old pa lang, eh, may possible cause ng pagkabulag or pagkabingi. Pero yung first CT scan po, hindi po talaga clear. Kaya dineside na rin po namin na pasaksakan siya ng contrast. The result of the scan prompted us to go to Lipa Carmel. At doon, nanalangin sa Our Lady Mary Mediatrix of All Grace at humingi na rin ng tulong panalangin sa mga Carmelite nuns. By the way, ito po yung result ng CT scan niya. Meron pong isa na diyan niyo po makikita na yung bukol po, yun po yung nasa mid portion ng heart niya na nasasakop na yung po, yung buong kung makikita niyo po sa babang to, halos wala na. Wala nang makitang puso. Kumbaga, kasi dapat yung part na yun, heart niya na yun eh. So nasakop na po ng bukol yung dibdib niya at saka yung heart niya. So, yun po yung talagang nag-prompt sa amin para pumunta nga sa Lipa at manalangin, humingi ng tulong. Actually, isinuko na po namin si Matthew during that time. Sinabi ko po personally sa mga madre sa Carmelite, sa Carmel of Lipa na kung yun na lang po yung talagang time na ibibigay niya sa amin si Matthew, okay lang po. Kahit po inintay namin siya for 5 years, okay lang po. Kung wag na lang po siyang mahirapan. Kasi po, at the age of 4, mahirap po talagang tignan yung sitwasyon ni Matthew. Ang sabi po namin, kung gusto siyang bawiin sa amin, okay na po talaga sa amin.
It was Mother Teresa from the Carmelite Convent who then told us to consult Dr. Gisbert of Makati Medical Center para mag-ask ng opinion sa result ng CT scan. She also gave Matthew holy water that came from Our Lady of Lourdes sa France. After 2 days, we went sa Makati Medical Center to consult Dr. Gisbert, and he referred us to a specialist sa pulmo department ng Makati Medical Center. Lahat po sila ay iisa lamang sagot sa aming tanong. Ang bukol po ay tumor sa lungs na napaka-rare sa isang batang 4 na taong gulang. We were asked to have Matthew undergo biopsy to determine kung malignant or benign ang bukol, or should they say cancer. Nang bumalik kami sa Polymedic Medical Hospital, or right now known as Victor Potenciano Memorial or Victor Potenciano Hospital, para magpa-schedule ng biopsy for Matthew. It was then Dr. Sanchez, yung pulmo pediatrics, nagkaroon siya ng second thoughts, and she hesitated to pursue with the biopsy kasi daw po baka maputok yung bukol at kumalat pa. Nirisitahan po si Matthew ng gamot na wala talaga for kids his age. At dahil doon, kinailangan namin makipag-coordinate sa mercury drug para i-powder yung gamot. Ang tawag po nila doon ay paper tablet. During those times, araw-araw kaming nagdarasal before siya painumin ng gamot sa tanghali using the holy water that was given by Mother Teresa. At isa sa mga dasal na ginawa namin, na ginagawa namin, ay ang prayer for to the Father for healing. Isang araw, while praying, nagulat na lang po kami, kaming mag-asawa, na bigla na lang po na-utter ni Matthew, kabisadong-kabisado niya ang prayer. At siya na po ang nanguna sa aming dasal. At siya na din po ang nag-lead ng rosary at the age of 4. After 7 days of taking the medication, we had to go back para sa follow-up po niya. At doon po, nagulat yung doctor na kinakonsult namin, si Dr. Sanchez, na wala na ang bukol. Matthew even had 2 x-rays on that same day to confirm na talagang wala na ang bukol. And true enough, thank you Lord, wala na po talaga ang bukol. We were even asked by Dr. Sanchez kung ano ang ginawa namin at ang tanging nasambit lamang ng mga oras na yon ay ito. Nagdasal po, humingi ng tulong sa ating Lady, sa ating Panginoon at siyempre sa ating Lady Mary of Mediatrix of All Grace, at nanalig na gagaling si Matthew. Sa ngayon po, si Matthew ay mahigit na 9 years old na. At incoming grade 4, masasabi ko pong maayos na siya. Never na po siyang nagkasakit ng ganun ulit. Malusog at wala nang bakas na nangyari sa kanya. He is a prayerful boy. He even uttered na ang wish niya maging pare. So tulungan niyo po sana kami na ipagdasal na maging pare siya one of these days. And he also is a very loving son. Katabi ko po si Matthew, and gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano po yung panalangin na araw-araw namin pinapanalangin magmula nung araw na yon hanggang sa ngayon. And I hope patuloy niyo pa rin po siyang ipagdasal. At ganun din po kami sa inyong lahat. Patuloy din namin kayong pagdarasal. Heavenly Father, we call on you right now in a special way. It is through your power that we are created. I was created. Every breath I take, every morning I wake, and every moment of every hour, I live under your power. Father, I ask you now to touch me with that same power. For if you created me from nothing, you can certainly recreate me. Fill me with the healing power of your Spirit.
cast out anything that should not be in me. Mend what is broken, root out any unproductive cells, open any blocked arteries or veins, and rebuild any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection. Let the warmth of your healing love pass through our body to make new any unhealthy areas so that our body will function the way you created it to function. And Father, restore us to full health in mind and body so that we may serve you the rest of our lives. With the prayer of Mary Mediatrix of All Grace, we raise up these petitions through Jesus, her Son, and our Lord, forever and ever. Amen. Thank you very much, Paul.